Uy, naku, tanggal. Uy. Flex, mga ano? Mga season na parating. Ito ang pata. Siya, PJ, ano itong inanda mo ngayong araw na ito sa atin? Ang laki! Ito yung Kwedex, isang buong ano, hold na beef shanks dito. Beef shank to? Ah, ito ba yung binti ng baka? Ito yung pinaka-binti niya, oo. Oh, grabe. Napakalaki po. Ngayon lang ako nakasap. Kala ko kung titirayin natin ngayon siya, PJ, is crispy pata. Hindi pala. Sabi niya lang pata, sabi sa akin. Pagdating ko rito, ito na nga ang kinalabasan. Anong ginawa mo dito, chef, sa shank na ito? So ito, sinisol lang natin ng salt and pepper. Mm-hmm. Tapos sinear lang natin. Mm-hmm. Yung searing, purpose natin dyan. Kasi tinatry natin na i-close yung mga pores ng meat. Para pag gine-braise natin siya, yung mga juices niya hindi agad lumalabas. So nare-retain natin sa loob ng meat. Ayun na. At narinig ko, sabi mo, chef, braise. So, yan ang babanatan natin ngayon. Ngayon, ito lang tayong braise. Chunks. Braise whole chunk. Yes. Hindi po ito yung ganyan-ganyan na niluluto. Oo eh. Tsaka yung ginagawang mga sizzling chunk. Beef chunk, chef. No, na, ito yung ginaganyan, di ba? Yung ini-slice-slice ng ganyan. Yeah, smoke edex. Ito pala yun. So, ito ngayon, bumbuo siya. Oh, at rin kaya, edex yung ginagamit sa bulalo. Ito, yung nasa loob dito, ha? Ito yung pinaka-meat niya na ginagamit sa bulalo. Ganyan. Makalaki po. Ngayon lang ako makakakain ng ganito kalaking pata ng baka. Umpisa na nga natin yan, chef. Sige, start na natin. Meron tayong hot wok. So, medyo pinainit ko lang kasi sa purpose ko doon, pag nilaglag ko, makikita nyo, bumabalot yung ano, butter. And then, sinusundan ko na oil para ma-stop agad yung init niya. Hindi masusunod yung butter natin. Ever na wala kayong butter, pwedeng oil lang naman. Pwede rin tayo gawin ng margarine if you want. So, start natin sa mirpa. Mirpa, composed of onion, carrots, and celery. So, medyo mainit na, lagyan natin onion. So, start natin sa onion, ginigisa na natin kasi para ito yung magiging base na sauce natin sa pinibraise natin. Ayan, pag nakita nyo ng translucent na yung onion natin, tapos lumabas na yung aroma niya, sunod na natin yung carrots and celery. Ito yung tinatawag natin na culinary term natin, it's the mirepoix. So, pag gusto nyo gumawa ng ganito, ang ratio natin lagi is 2:1. So, 2 of onion, 1 of carrots, 1 of celery. So ito, sinatay ko lang siya around 5 minutes. Tapos sunod na natin yung mga fresh herbs natin. Matay itong thyme, rosemary, tsaka oregano. Sinabay ko siya sa isote para matemper natin yung ating fresh herbs para lumabas yung flavor niya. Sunod natin, pepper and salt. Sunod natin, mushroom, king oyster. Yung mushroom natin, pwede natin gawa natin ibang klase. Ito lang yung meron tayo ngayon. So, ito yung ginahap natin. So, yan. Nag-develop na tayo ng fun sa ilalim. Deglaze natin ng red wine. Kahit mga cooking may lunch, okay na. Okay na, laglag na natin itong full chunks natin. Yan. Tira ng water. Enough lang na makover siya. So, simmer natin to around an hour, balikan natin. Pero baka mga 2 to 3 hours sa bago matapos. Ito, after 5 hours of braising, ito na yung ating pulled na beef shanks. So ito, okay na to. Kita nyo naman, sobrang lambot na. After ito, gawa tayo ng sauce. Tapos plating na tayo. Ito, gawa tayo ng sauce. Bechamel natin. Lagay lang tayo yung around 3 tablespoon. Yan. Init lang natin ng konti yung flour natin. Nagawa natin to para mabilis maluto yung flour.
Hindi natin siya matagal, isi-simmer. Yan, lagay natin yung butter. Ito yung stock natin kanina na pinagpakuluan natin ng chunks. So yung gagamitin natin sauce. So dahan-dahan lang tayo mag-add. Ito, okay na. Finish lang natin ng cream. Ito, tapos na natin yung bechamel. Dating na natin. Tapos kaya na tayo. Tayo ito, braised beef chunks natin. Ganda ng pangalan, ang ganda ng tunog, ang bango ng amoy. Ayun, meron tayo ngayon dito, chef, no? Napapagana na lang ako, sheesh! mukhang itsura pa lang, chef, sa ginawa mo ngayong recipe. Napakalambot nito. Lambot na malambot yan, Kuya Dex. Eh, talagang panong di lalambot yan. Ano mo yun, no? Yung litid, nakalawlaw na. Nga eh. Imposible hindi lumambot yan. Napa-order pa po kami ng isang tangke ng gas. apat na oras. Pala makukuluan to. Hindi po kasi napakalaki chef eh, no? Oo, malaki. Tsaka ito malitid kasi na part talaga din to. Ito, local kasi na baka gano. Local lang natin to. Kaya kailangan ganun katagal mo pakukuluan. Slow cook, no? Slow fire? Slow cook, oo. Pag inigla rin kasi natin, baka mas talaga maduro siya. Yes, no? Kaya yan ang pinalabasan ngayon. Mm-hmm. Braise talaga. Braise po talaga. No? Yan yung procedure ng braise, chef. No? Slow cooking. Kaya nga po yan. Kuna natin ito. Mukhang masarap ito. Binabad niya kanina, chef. Nakita ko, binabad mo sa sari-saring ingredient. At ito na nga pinalabasan. Wow! Ganap! Sige. So, anong panong tirada nito, chef? Gaganan ba natin ito? Ano ito? Inuhugot-hugot o something like that? Ang nakita ko. Pakita natin, ha? Yan. Lain natin yung buto. Yung buto, ha? Ayan, nakakita niyo. Uy! Naku-fall off na, di ba? Oo. Uy! Naku! Tanggal! Yan, tanggal ito. Yung nasa ilalim mo. Wow! Ah, sabi. Yan. Baka bumaksak ka, chef. Ayan, o. Ay, naku! Tanggal. Ayan, chef. Iksaw buong-buo. Buong-buo nga yung buto. Steamy! Wow! Hot! Shank! Ito yung gitna na ito, chef. Ayan yung may bone marrow eh, no? Ooh. Uy! Dandaan ko lang, baka bumagsak sa atin eh. Oo, maliligo. Mainit na butter. Bechamel, yun pala. Oh, chef. Ayan na, pwede mong iwan lang yan dyan sa gilid, no? Giliran mo lang dyan. Yan! At hindi ko pakakawalan yung mga litid na nakita ko. Pakita natin kung gaano kalambot yung ginawa mo, chef. Siguro naman. Hindi na po matatawaran. Hindi natin maangat. Oh, yan na, yan na. Yan ang... Hindi natin maangat. Kaya sa'yo, napupunit. Oo. Ito, papakita ko lang po sa inyo. Yan, o. Yan. Dapat ganyan siya. Wow! Kalamot, no? Wow. Kung hindi pa natin sinear ito, Kuya Dex, baka mas, ano to, mas nadurog to. Kaya, yun, parang mag-firm na siya kagad, no? Mm-hmm. Yun, o. So, kuha lang po ako. Chef, nahin ko na sarili ko, ha? Oo. Alam mo naman ako, eh. Mga ganitong klaseng pagkain, naamoy ko, eh. Huwag tayo rito. Ayan. Konti. Nakita ko kagad, chef, oh. Mm-hmm. Bahala ka na bumahan sa sarili mo, malaki ka na, eh. Kita mo yung masarap na part, ha? No, akin siya. Litid na yun. So, baba ko lang yung litid. Tikman ko to. How tender itong baka. Local beef po natin to, local na baka natin. Mm-hmm. Siyempre, pirayin natin yan. Mm. Without anything, without the sauce. Wow! Ooh! Wait. Sarap, grabe. Kapan natin? Mga taba-taba, oh. Ito yung magandang isang, maganda sa part na chunks, eh. Mm-hmm. Lalaro talaga yung laman, taba. What? Parang kalitiran ba? Hmm. Kuha kong konti ng sauce. Ambot.
Hindi ko halos naglasa yung wine na ginamit mo, Chef. Mm. No? Although, ito maganda. Pag kumuha ka dun sa sauce, bechamel, meron na siyang mash po, no? Mash potato. Nagkata siya ng mash po. Para na siyang may kanin. Mm. As may konting corn tayo dito. Yeah. Sarap. Ako mama. Sarap ng sauce, Chef. Tama-tama dun sa beef. Yan. Mmm. Mmm. Related. Ang mamang laki niya, Chef. Oh. Bigat. Grabe. Bigat, oo. Oh. Napakabigat po. Wow! Ang kami. Ito, pag winak ito, may bone marrow pa ito, no, Chef? Mmm, yan yan. Diyan sa loob yan. Ito, do. Ayun natin yan. Pwede lang gawin ito, Kodek, sa mga ano. Sa mga season na parating. Christmas season. Mmm, Chef. Tama ang sabi mo. Hmm? Wow! Binibro ko. Long time pang tiltong mat ko. Hmm. Apa? Ano yung mga pinagano, ano? Nagbabara mo kanina, Chef. Nandito rin. Hindi pa ako nakarinig ng brace na... ngayon lang po. Ito, brace na baka. Kaya siguro, braised beef nung maliliit lang. Mm. Pero yung shank na ganito kalaki, hindi pa po. Ngayon lang ako nakatikim. Ang sarap ng lasa. Iba pa rin talaga pa yung mga slow braised talaga. Oo. Mga intact pa rin sa intact meat. Intact eh. Hindi, ano, hindi nagtabang, no? Mm. Kasi ang baka po. Ito, kaya hindi ko rin binigatan yung timbla natin ngayon, no? Hindi ako masyadong gagawin akong ano-ano. Oo. Para masyadong natin. Flavor talaga yung meat. Correct. With the sauce, nagko-complement lahat. So, sauce tayo bumawi kayo. Oo. Yun ang halos nagpapalasa ng matindi dito sa baka. Mm. Wow! Siyempre, Noy. Kung niluto namin yun sa PJ, binanata niya. This is for entertainment purposes. Kaya ganito kalaki, no, Chef? Mm. Although, meron po maliliit nito. Pwede nyo rin gawin, no? Yung mga slice-slice lang na ganyan, no? Pwede naman po yun. Magagamit nyo during mga events nyo, mga occasions, special occasions. Yes. Masarap, kakaiba, unique, ang lasa. Braised beef shank. Ayan, ang pagkain natin for today. Ako, so na lang po kayo pasalamatan lahat at sana nagustuhan nyo itong recipe na naman. Special cooking episode natin dito sa Kuya Dex. Siyempre, mga kaakay natin niya, maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay kayong lahat. Siyempre, ang page ni Chef PJ. Ayan, pakita natin. Ha? Kuya Dex page din. Chef, may babatiin ka? Wala pa. Napagod din, papahinga. Kasi lahat bumalat eh. Again, maraming maraming blessings sa dumating sa inyong buhay. Ako po ang ilikod, si Kuya Dex. Kasama pa rin si Sir PJ. Pagmumal. Sa inyong lahat. Bye-bye. Shut up.